batas militar, propaganda, bomba, pagkamatay ni Elvis, pagkapanganak ng PBA, usong buhok, damit, kotse, comics, second golden age ng pelikulang Pilipino. Sa maikling transition ng 60s papuntang 70s ay sumikat ang mga youth flicks sa bansa. Dalawa sa mga nakalimutang artista ng panahon yun ay ang tambalang Sinta at Edgar. Nagsimula bilang extra hanggang sa nadiskubre ng isang Hollywood producer itong si Sinta. Lumabas siya sa pelikulang The Scent of Sunflowers. Ang kagandahan niya ay walang kapantay at siya lang sa lahat ng artista noon ang matatawag na tunay na dalagang Pilipina. Pagkatapos ng Hollywood film na ito, agad siyang binigyan ng lead role sa pelikulang Pusong Bato kung saan itinambal siya sa sikat na aktor na si Edgardo Salvador. Naging hit ito. Pinalabas sa iba't ibang sinihan. Diamond, Life, Remar, Luneta. Ilan lang ito sa mga sinihan kung saan ito napanood ng marami. Pero kasabay nito, naging mahigpit ang kompetensya ng Hollywood film sa pelikulang Pilipino. Paunti ng paunti ang offers ni Sinta hanggang sa tuluyan na itong nawala. Ngayon, siya ay umuupa sa bahay ko. Jesus, sadyang nakakabighani pa rin ang ganda. Araw-araw nanonood ng mga pelikula. Araw-araw pinipilit buhayin ang pinangarap niyang kasikatan na kailanman ay hindi niya nakamit. Julio 16, taong 1990. Sa araw na ito, isang bagay ang magbibigay liwanag sa buhay ni Sinta. Thank you.
Sita? 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 Mga Adelberto. Eh, kasi katapusan na ng buwan. Hindi ka pa nagbabayad ng upa. Pasensya na ho kayo na wala sa isip ko eh. Baka bukas na lang ako sa makalawa. Naku, lagi na lang. Pero sige, pagbibigyan ka na. Ikaw pa. Salamat. Siya nga pala. Dinala kita ng ano. Ano? Masarap ba? Kamusta naman ang trabaho? Are you happy? Oo naman. Sigurado yung meaning na happy ka, kundi pagsasabihan ba si Mang Pepito? Okay naman si Sir. He's nice. He's nice? Mabait ah. Mamaya, nililigawan ka na niyan. Siselos ako. So what else? Kwento ka naman. Kanina pang ako lang nagsasalita eh. Halika na nga. Go look at me. Mm-hmm.
Wala lang. It's just that... Gardo, mahal mo ba talaga ako? Sinto naman. Mahal na mahal kita talaga. Taga mo pa yan sa bato. Bless me, Father, for I have sinned. Okay, Iha, what are your sins? Father, ganito po. Nagmahal po ako ng bato. I see. Mahal ka ba niya? Father, bato po. Tunay pong bato. Oo nga, bato. Ganun naman ang bato, hindi ba? Hindi natin alam kung anong nararamdaman. May balak ba kayo magpakasal? Father, hindi pa po namin napag-uusapan yun. Pero nagmamahalan kayo, hindi ba? Opo, Father, kaso iniwan ko siya. Pero hindi niya kasalanan. Saan mo naman siya iniwan? Tinapon ko po, Father. Iha, hindi kasalanan ang magmahal. Ang mahalaga lang ay maunawaan natin ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Pagmamahal na walang pag-aatubili, pagmamahal na walang kompromiso, at pagmamahal na walang pagdududa. Yan ang daan tungo sa walang hanggang pag-ibig. Nagmamahal na naman kayong dalawa, hindi ba? Apo, Father. Oh, ganito na lang. Pag-uwi mo mamaya, tanggalin mo yung mga sapatos mo. Maglakad ka sa mga batong bumubuo sa ating daan. Pagdating mo sa bahay, hanapin mo si bato. Hawakan mo siya, kunin mo, at dalin mo sa isang altar. Kahit anong altar. At sabay kayong magdasal. Magdasal kayo ng mataimtim. Pagkatapos yung magdasal, kailangan yung pag-usapan kung ano nga ba mga plano nyo sa isa't isa. At makiramdam ka. Alamin mo kung tunay nga ba ang pagmamahal nyo. Tapos, mag-isang Hail Mary ka na rin at dalawang Our Father. Ha?
Apo, Father. Sinta? Sinta! Sinta! Nakahanap ka na ba ng pambayad na upa? Sinta! Si Mang Edelberto to.